Masaya ka ba? Oo. Hindi. Ako siguro. Masayang nagbibigay ng buong buo. Masayang nagpuporsigido upang manalo. Masayang nakikitang nariyan lang siya sa tabi ko. Ngunit ang tulang ito ay nais tanungin ka. Tanungin ka na sa kabila ng lahat-lahat. Masaya ka nga ba? Masaya ba ako? Tila nagtataka ang iba kung bakit araw-araw ito'y aking ginagawa. Kung bakit kaya ko daw magbigay kahit na ako'y halatang nahihirapan na. Kung bakit patuloy ko pang tinutulungang ihatid ang hindi ko naman kilala. Ang tulungan ng iba kahit na ako'y walang-wala. Kahit na halos tira-tira na lang ang ilalagay sa sikmura. At isa lang ang masasagot ko sa tanong nila. Ito ay dahil ako'y masaya. Sayang hindi kayang mapantayan ng pera. Sa tuwing nakikitang mga ngiti nila sa kanilang mukha, ako'y tila napupuno ng ligaya. Hindi ko maipaliwanag kung papaano, pero sa tuwing may nakikitang pagbabago, ako ay nakokontento. Ang lahat ng galak mananatili pa rin sa aking puso. Masaya ba ako? Araw-araw nagsusumikap, nagpapakahirap upang makamit ang inaasam na mga pangarap. Masaya nga ba ako? Bawat umaga ay naglalakad ako sa kahaba-habang daanan, bitbit ang mga libro at ang mga gamit para sa eskwelahan. Walang ibang baon kundi ang kagustuhang matuto ng bagong karunungan. Masaya nga ba ako? Bawat gabi ay nagsisindi ng kandila at nakapresto malapit sa bintana. Nakahain sa aking harapan ang mga librong naghihintay na buksan at mabasa. Tumilaok ang manok, tumama sa akin ang sinag ng araw, panibago na namang umaga ang mata'y di makabuka-buka. Masaya pa nga ba ako? Araw-araw sa loob ng maraming taon, ang buhay ko'y umikot sa ganitong sitwasyon. Ngunit kailangan magpatuloy at ano mangyayari, tatahakin ko ang daan patungo sa aking destinasyon. At ang destinasyong ito ay walang iba kundi ang entablado. Entabladong nakaharap sa maraming nagpapalakpakan ng mga tao habang ako'y nakatayo dito, nakangiti at taas noo sa pagbanggit ng aking pangalan, Maria de los Reyes, summa cum laude. Ako'y napaluha at humarap sa aking naiiyak na mga magulang, sabay-sabi ng mga katagang, Ma, nagawa ko na, natupad ko ang pangarap ko. Masaya ba ako? Hindi ko na malayang madaling araw na nang umuwi ako. Pagbukas ng pinto, ayun ka naghihintay, mukha puno ng ligaya at kulay. Tumakbo ka sa akin at sabay-sabi, anak, anong nangyari, bakit ngayon ka lang umuwi? Pero dahil ulo ko'y punong-puno, mga sigaw at hiyaw lamang ang naalay sa'yo. Ngunit parang hindi ka naapektuhan sa nagawa ko. Anak, pasensya na, I love you, sambit mo. Subalit mas pinili kong itikom ang aking bibig at pinigilang sabihin na ikaw rin ay aking iniibig. Hinunan ang sarili ng pagkakataon na ilabas ang tining.
Isang sulat ang nakita sa ilalim ng mesa. Dungha ko ito at sinimulang magbasa. Hindi ko napansing tumutulo na pala ang aking mga luha. Anak, mahal na mahal kita kahit di mo man ito nadarama. Patawad kung may mga pagkukulang ako sa iyo at kung sa anumang nagawa ko na hindi mo ginusto. Sa anumang sitwasyon, ako'y magiging kaagapay mo. Mahal na mahal kita, anak ko. Tumigil ang pagtibok ng aking puso at ako'y unti-unting tumayo. Ako'y napatakbo, sabay na paluhod sa iyong harapan. Patawad, inay, ikay sinabihan. Ako'y naging bulag sa katotohanan. Hindi na malaya na ang saya at ligaya ay nasa aking harapan. Hindi ka umimik, muhod ka lang at ako'y tinapik. Mahal na mahal kita, anak, ito'y iyong tandaan. Anuman ang mangyari, ika'y aking dadamayan. Iba't ibang istorya, iba't ibang problema. Subalit sa dulo, masasabi kong, oo, masaya na ako.